Laging tinatanong yan sa mga kandidato. Ba't kung napansin nyo si Mayor Inday, it's all about, it starts with unity. Kung ikaw ay public servant, you have to unite yung mga tao. Hindi ka nagsisimula na divisiveness. Now, bilang congressman, ang primary na trabaho namin is to be the representative of the people. Kaya naman tinatawag dyan, House of Representatives. But of course, mga ibang tumatakong congressman, pinapangako the moon and the stars. Gagawin raw lahat. Mawawala ang kahirapan. Mawawala ang baha. But as we all know, it starts with public service. It starts sa pag-iikot mo sa tao. Kaya kung nakita nyo, mahal na mahal tayo ng tao. Napakikinig sa kanila kung anong kailangan. So, in 9 years na umikot tayong councilor, nakita natin yung mga kailangan nila, which is health services, yun ang pinahimportante. So, as congressman, we have funds. May pondo tayo na tumulong sa taong bayang kahit sa Manuel sa halos lahat na tulungan na natin, even sa ibang barangay. So, wala tayong pinipili kung botante, wala tayong pinipili kung presidente, wala tayong pinipili kung precinct number or whatever. Basta lumalapit at humingi ng tulong, to the best of our ability, tinutulungan natin sila. In terms of legislation, we have passed many House bills and resolutions na naging batas na kasama ng mga ibang congressman itong kongreso. And as projects go, kasama dyan sa Build Group program ni President Duterte. So pag umiikot tayo, nakakita tayong kalsadang sira, nakakita tayong drainage na kailangan gawin, gusaling kailangan ipagawa, yun yung ginagawa natin bilang congressman. So those are our priorities for the next 3 years. And sa unang tatlong taon, marami naman tayong nagawa. And simula pa lang ng pandemya day one, nandito na tayo. So as congressman, my programs and platforms rely kung anong kailangan ng taong bayan. Mabot po sir sa mga sinisinis natin. Ano pong, saan? Sa mga sinisinis po, ano pong pwede at gawin sa atin? Well, meron na kaming legislation sa Congress na pinapasa na ibaba yung kumbaga kung hindi ka pensionado ng SSS or GSIS, dapat may natatanggap ka sustento sa local government. Kaya naman si Mayor Mike Defensor, gusto niya, pag nanalo siya mayor, hindi man makakuha yung mga ibang lungsod like Makati na matataas, yung ikukuha ng mga tulong ng senior citizens, pwedeng ipasok sa mga iba't ibang programa at makuha yung minimum na maybe 500 per month sa ating mga senior citizen. And yung 100,000 na nakukuha nila kapag sila 100 years old, going staggered na kapag 70 years old, makakuha yung kalahati at 8 years old, yung kalahati naman. Kasi pag 100, di mo na mapakinabangan. And aside from that, gusto natin participatory yung ating paglilingkod. So as congressman, meron tayong mga programa for seniors na inclusive sila, kaya natin mini-meeting sila parate para kung anong pangangailangan nila sa kanilang asosasyon, sa organisasyon, natutuganan natin. How about po sir sa education po ngayon? Well, education ay mahirap, lalo na coming from a pandemic, lalo na marami nagsasalang eskwelahan. But as public schools go, sinusuportahan ko ang plataforma ng aming mayor, si Mayor Mike Defensor, na gawin libre sa lungsod Quezon ng damit, pagkain, ang mga school materials sila. Kasi 30 billion ang pondo ng lungsod Quezon, pero ang ating special education fund comprises 2 billion na hindi nararamdaman ng taong bayan. So dapat, we should do a legislation na matik yung special education fund goes to programs na mapapakinabangan ng mga bata ay hindi yung dinidesisyonan kung kailan may election lang. So sir, makapunta ko tayo sa election. So ano po ang personal po sa regarding doon sa election? Well, I have no personal knowledge about that. No? Pero sinasabi nga, hindi naman mamanahin ang anak yun. But I think what BBM say, what President Marcos is saying, or BBM is saying, is that we're open to check whatever. It's an open book. Alam nyo, pag lingkod bayan tayo, ang ating buhay ay open book. Alam ng lahat, wala tayong tinatago. So let them investigate and let them comment after that, no? So kaya naman ako, sumasaludo ako sa presidente natin, si Bongbong Marcos, because he was asked in one media interview, bakit siya hindi dumadalo sa mga debate? Bakit hindi siya dumadalo sa mga mga practice of political exercises na nakasanayan natin dito, na pinag-aaway ang mga presidente. Sabi niya, I can answer questions pag tinanong sa akin, pero pag makipag-debate sa ibang presidente, hindi yon, dahil ang team natin is unity. Tapos tinanong din sa kanya, aren't you answerable to your candidate? So no, sabi niya, I am only answerable to the people at hindi sa mga ibang kandidato. So napakaganda ng direksyon ng ating presidente. At I hope we talk about issues, pagtatanungin natin ang presidente, mayor, congressman,
ano yung issues na tinatakbo niya na gusto niya nang baguhin sa Pilipinas o sa lungsod o sa sinasakupan niya. So yun ang umbrella na team ng Unity Team namin ni Presidente Bongbong Marcos, ni Mayor Inday, ni Mayor Mike Defensor, ni Vice Mayor Winnie Castillo. Sir, why BBM? Why BBM? Number one, Ilocano. Number two, yung dad ko, si Tong Bingbong, yung lolo ko, si Floro, former congressman, siya yung, kumbaga, bongo ni President Duterte. Kung ano si bongo kay President Duterte, yun yung lolo ko kay Ferdinand Marcos. So, but aside from that, I am not hindi ako against any other presidents, but what I see in Bongbong Marcos is hope, is unity. And napakaganda ng demeanor niya. And kung napansin niyo, over the past decades, lagi na lang tayo tuwing election, nag-aaway. Magkaibigan, mag-best friend, pinag-aawayan kung anong kulay tayo. We need unity. Magkaiba man tayo ng kulay, magkaiba man tayo ng partido, dapat pagkata sa election, we talk about it. Ako, marami na nakakausap, ibang presidente, ibang mayor, but we can always debate, we can always talk with them. Why BBM? I think he's the best choice to lead the country into the next 6 years. Kasi kailangan talaga natin unity eh. Lahat may plataforma, lahat may edukasyon, lahat may experience. Take that all out. Sino ang the best candidate? I think it's Bongbong. And Inday Sara Duterte. Sir, talagang naniniwala ka namin po siya kasi hindi ko lang kahit isang... Hindi lang sa naniniwala. Ang malayang Quezon City under Mike Defensor and Winnie Castillo, kami ang unang nag-express ng suporta nung nag-declare si BBM. Weeks before na nag-declare si BBM na siya tatakbo sa presidente. So dito sa Quezon City, we are supporting him all the way. Kaya may rally kami sa April 13 na nireject kami muna sa Circle, sa Quezon Avenue. Lahat ng lugar dineject kami until nakakuha kami sa IDP Road. So I hope ipakita natin ang support kay Bongbong Marcos. Sa mga nagsasabi na mas mataas ang survey ng kabila, sabi natin, tignan na lang natin sa Mayo. Kaya we don't talk about surveys. You don't see President Marcos talking about surveys. You don't see ako talking about surveys. Hintayin ko na lang Mayo dahil nararamdaman ko yung suporta ng taong bayan. Yun yung pag umiikot ka, ramdam mo kung suportado ka ng taong bayan. Yeah, so mabalik naman tayo sa until na, no, within this issue is about 36 days na, no, na pinag-usapan about some martial law na marami na pinapay. So what is your opinion about that? That was then. Iba naman ngayon eh. Why bring that up now? Do you see sa states lagi ng kung sino man ang presidente or governor at that time, binibring up yung blacks against whites. I think that is way past. Mali pa nga yung tinuturo sa edukasyon natin eh. Ako, yung anak ko, tinuturo that martial law was bad. Bakit hindi nila pag-usapan what was good about martial law? Hindi lahat na nangyayari may good, hindi lang nangyayari ng bad. Meron pinagdadaanan tayo na hindi pantay-pantay sa lahat. So what we should teach them, yung panahon ng martial law, was time of, titignan natin yung good part of it and the bad side of it. Yun ang ituro natin. And let the kid or let the person make up their own mind kung okay o hindi. Because kung tatanungin mo ang karamihan, at that time, mataas ang lugar ng Pilipinas compared to Southeast Asian nations. Almost pantay tayo sa dolyar. Diba, napakaganda, competitive tayo. What happened now? Dahil pinoison natin yung utak ng tao. Let us be open. And the son is different from the father. The same day that I am different from my father, si Congressman Dino. Meron tayong tinutuloy na advokasya na pareho. But whatever it is, I see hope in Bongbong Marcos. And I hope that many of the Philippine people see hope.